Magandang araw, Gabi. Welcome back sa Hobby ni Daddy. Ito, meron na naman tayong mga harvest dito. Gabi tayo nag-harvest kasi time sa umaga. Pero ito, meron tayong mga bagong harvest mula sa ating ibunan. Produkto to, siyempre, ng paggamit natin ng Bitbin Pro. Ito, multivitamin with probiotics. The best na multivitamin. May din na sa ating mga alagang ibon. At siyempre, ang hindi mawawala sa atin, programa ng breeding, Egg 1000 Fertility Booster. Napakahusay sa marami at fertile na mga itlog. Siyempre sa Battle Cock products, lagi kang lamang. So ito mga kahabi, ito yung ating mga part ng February harvest pa rin. Part 2 na po ito, meron na tayong unang harvest na kung saan nandun yung mga RF line natin na paminigay natin sa March 3. Sa Sunday na po yan na darating. Kaya huwag nyo kalimutan mag-place ng inyong mga entry. Panoorin nyo po yung ating RF line giveaway vlog kung saan makapag-place kayo ng entry doon. Sundin nyo lang po yun. Mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at i-follow nyo po ako sa Facebook page ng Hobby ni Daddy. At magkita-kita po tayo doon sa March 3 doon sa ating live na pre-raffle sa Facebook page ng Hobby ni Daddy around 5 to 6pm po ng Sunday. Okay po, kita-kita po tayo para maipamigay yung mga ibon na yan at yung mga natirang premyo na hindi pa nakakukuha ng ating mga kahabi. Last draw, pamimigay na rin natin yan kapag inabutan sa atin yan ng second draw natin na hindi pa na-claim. Okay mga kahabi, so subscribe na at follow sa Facebook page ng Hobby ni Daddy. Ang topic pong ito, isishare ko sa inyo ay yung natural way kung saan matutulungan natin yung ating mga alagang ibon na ma-lessen yung disturbance, yung pagkaka-istorbo natin sa kanila. No? Malalessen yun. Malessen din yung casualty sa mga inakay na namamatay dahil dun sa kabubuklat natin nung mga pugad nila na istorbo na isa't yung ating mga ibon, nangyayari, bumababa yung ating production. Siguro na-experience nyo din, lahat fertile, ginamitan natin ng Egg 1000, nag-fertile lahat ng itlog, ang daming itlog. Pero dahil sa disturbance na ginagawa natin, ay unti-unting nawawala yung mga inakay hanggang sa wala nang matira. Mapalas nga, merong isa, merong dalawa. Kaya lang sayang po. No? Base po sa aking personal na karansan at obserbasyon dito sa ating mga alagang ibon, kung noon nagpo-promote tayo ng foster parenting, ngayon iba naman pong method itong ating ituturo sa inyo. Yung foster parenting, pwede nyo pong mapanood dyan sa mabilis na pagpaparami ng ibon vlog. Ilalagay ko po yung link sa end screen ng ating vlog ngayon para pwede nyong balikan. Ito pong bagong ito pong method na to na ina-apply ko ngayon sa aking ibunan ay nakapag-produce po ng marami ring inakay. Hindi lang kasing dami ng foster parenting. Pero sa panahon po kasi ngayon na sobrang dami na ng ibon, hindi naman na tayo naghahabol ng sobrang dami ng harvest. No, pero ang dami pa rin naging harvest kasi gabagawa tayo, nag-a-apply tayo ng panibagong technique na naman, panibagong method na hindi for maximum production, pero for quality purpose, no? Na mamamaximize pa rin natin yung production natin kahit na nasa natural way ng breeding yung ating mga alagang ibon na hindi sila sagsag sa breeding. Ibig sabihin, hindi natin pupwersahin na mag-produce ng itlog yung ating mga breeder, lalong-lalo na yung ating mga inahe. Sa natural na paramaraan, makakapagparami pa rin tayo at mas safe yung ating mga inahe, ating mga breeder sa pamamaraan na to. Gagawin lang natin, natural senses lang yung gagamitin natin. Instead na buklat tayo ng buklat, nagpo-program tayo na kung saan silip tayo ng silip sa pugad, ililimit po natin yon. Gagamitin natin yung ating three senses, sense of sight, sense of smell, sense of hearing. Yun po yung gagamitin natin sa paraan na to. Kasi ngayon, marami na tayong nagagamit na
na formulation ng vitamins, no, kung saan nasisigurado naman nating fertile yung ating mga paitlog, no? Kaya ako hindi ko na halos kinakendling yung aking mga alagang ibon, yung mga itlog nila, para malesen yung stress sa ibon at makapag magawa nila yung natural way ng breeding lang nila kahit nasa kulungan sila. So, siyempre, hindi sila 100% na natural way dahil nasa cage sila. Pero kung ililimit natin yung kabubuklat natin, yung disturbance natin, sa pagpapakain lang, no? Ang magiging interaction lang natin sa ibon, sa mga breeder natin, sa pagkain lang, no? Wala nang iba, hindi na natin kakalkalin yung mga pugad nila, ay mas best ang result, no? Doon sa observation at application ko dito sa ating mga ibon. Ang ginagawa ko po, halimbawa, nag-program na tayo, no? Meron din naman tayo mga vlog tungkol sa programming ng conditioning. Panoorin niyo po how to prepare birds for breeding at yung iba pang vlog natin sa conditioning, no? Bago mag-breed. Ngayon, kung nasa breeding na tayo, no? Ang ginagawa ko pong application ay ganito. Tinitingnan ko po yung ibon, no? Application lang po ito ng sense of sight. Tinitingnan ko yung ibon kung nagme-mating na, kung buntis na. Makikita niyo po yan, eh. So, hindi na natin kailangan pa ng buklat-buklat dun sa pugad. Kapag nakita natin na nagme-mating na at nabuntis na yung ibon at nagpupugad na, mag-note na tayo. Maglagay na tayo ng note sa pugad. Kung ako, nagmagawa ako ng tape dyan, lagay nyo ng tape or ano man na marking na pwede nyo gamitin. Lagay nyo po ng date yun. Kung alam nyo sa palagay nyo na nag-iitlog na yung ibon, maglagay na po kayo ng marking doon. Tapos, bilang po kayo ng 20 to 25 days, pwede na pong mapisa yun, no? Makikita nyo rin naman po kung wala na yung pamamaga ng bed area ng puwetan ng ating inahin. Ibig sabihin na iluwal na niya lahat yung mga itlog niya. So ngayon, mula doon, makakapag-mark ka ng date na hindi ka nagsisilip sa iyong pugad. Sa pamamagitan noon, hindi nabubulabog yung ibon, hindi tayo nakakapagbigay ng stress sa ating mga inahin at sa ating doon sa ating magkapares na ibon. Ngayon, kapag ka napisa na po yan, the same thing din. Nagpapalit na kasi tayo ng pagkain, no? Nagdadagdag tayo ng more on protein and fats para doon sa inakay, saka yung mga soft food. Habang ginagawa natin yun, nakamark po yun sa kalendaryo natin, no? Ngayon, kapag napisa na po yan, hindi din tayo sisilip. Mag-a-adjust tayo based dun sa markings na ginawa natin sa kalendaryo, dun sa observation na ginawa natin, at dun sa pang-amoy na gagawin natin ngayon na nag-a-hats na sila. Kapag ka nag-a-hats na yan, dun sa time frame na nilagay ninyo, na note ninyo doon sa nest box ng ibon, aamoy-amoy nyo ngayon yan. Aamoy-amoy nyo. At papakinggan nyo kung may sumisiyap na doon sa pugad. No? Maririnig nyo po yan lalo sa gabi at tahimik. Maririnig nyo po yung ingay ng inakay kung napisa na po yan. At maaamoy nyo po yan kung meron pong namamatay na inakay. No? Dito po sa aking ginagawang application na to, na natural lang na hearing, sense of smell, sight, and hearing lang, wala po ako masyadong na-experience na may namamatay na inakay. No, hinahayaan ko lang po sila na napalaki nila yung inakay nila doon sa ganung paraan na hindi tayo halos sumisilip na sa pugad. Kasi bilang vlogger, di ba mahilig tayo mag-post ng mga inakay na pinapakita ko sa inyo. So, dahil doon po, nakikita ko nababawasan yung production ko. Yung inakay na nakikita ko, ang dami, pinapakita ko sa inyo. Doon sa harvest ko, nababawasan na po sila. Minsan po, wala pang natitira. Namamatay po lahat. Kabibigyo natin. Kabubuklat natin. So, ang ginawa ko, nilimit ko na po yun. Nung huling upload ko sa Facebook, makikita nyo po doon, malaki na, fully win na yung ibon nung na-video ko. Kasi po, hindi doon ko na siya binidyohan. Doon na yung time na pwede ko nang buklatin yung kanyang pugad.
yung panahon na nakikita kong bumababa na yung mga inakay mula dun sa pugad. So hindi tayo bumuklat mula sa pag-itlog niya hanggang sa bumaba yung inakay. Ang ginamit ko lang observation, observation sa mata, tinitingnan lang natin sila, observation sa pandinig kung meron ng sumisiyap na inakay, at observation sa pang-amoy kung merong namamatay na inakay. In case na may namatay, dudukot, dun lang kayo tayo na dudukot ng mabilis, aalisin nyo yung namatay na inakay at isasarado nyo kaagad yung pugad. Pero sa experience ko, wala pong namamatay na inakay sa ganung paraan na hinahayaan ko lang sila, no? Kahit yung mga Lutino Opaline, yung mga high mutation natin na project, hindi na po natin muna nagpo-poster, no? Ginagawa natin, hinahayaan lang muna natin sila. At nai-enjoy ko rin na sila mismo yung nagpapalaki nung kanilang mga inakay, no? Hindi na tayo nagpo-poster pair. Kesa sa mga susunod po, bala ko ay alisin na isa-isa yung ating mga poster pair at yung mga project mutation na lamang natin ang ipupuno natin sa mga case na occupied nila, para nang sa ganon 100% na puro project mutation na lang yung ginagawa natin, naka-breeder natin, wala na yung mga poster parent, at magpapaanak tayo ng mga breeder natin na mismong anak nila yung mga pinapalaki nila, at hindi na tayo nagsisilip sa pugad ng ating mga alagang breeder, para nang sa ganon yung production natin mas maganda, mas marami din, at mas quality ng mga inakay sa mga susunod nating harvest. So sana mga kahabi, may natutunan kayo mula dito sa ating na-share ngayon sa ating vlog. At kung meron po kayong katanungan, mag-comment lamang po kayo. Kung meron po kayong nais na pag-usapan, i-comment nyo lang po. Kung meron kayong topic tungkol sa mutation, sa pag-aalaga ng ibon, or anything related sa ibon na pwede nating i-topic at pag-usapan, i-comment nyo lamang po dito sa video natin. At huwag nyo pong kalimutang i-share kung meron po kayong napulot na idea dito sa ating naibahagi sa video na to. Salamat po sa inyong support at panonood. God bless po sa inyong lahat. Next time na lang yung mutation. Sa susunod sa video na lang.